is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Guys, mga technician, magandang araw sa ating lahat. Ang ibabahagi natin ngayon ay ang ating pagpapalit ng compressor sa cake display chiller. Yan po mga kaibigan. Made in Italy po ito mga kaibigan, itong ating chiller na to. Yan. So, natanggal na po natin yung compressor sa loob, no? Ng unit. So, ayan po yung ating bahagi ng condenser. Yan po natin eh. Ilalagay yung ano, yung ating compressor. Ayan po yung luma na tinanggalan natin. Hindi na natin napakita yung pagtatanggal. Ayan po yung luma compressor na sira. Ayan po yung bago na ikakabit natin dito sa ating unit, sa ating display chiller. Yan guys, mahalaga na matesting natin yung unit kasi bago natin ikabit, bago natin hinangin doon sa tubo, kailangan matesting natin yung amperahe, yung kanyang bomba ng motor para masigurado natin na maganda yung kondisyon ng nabili nating motor, kasi hindi naman lahat ng mga bagong compressor ay, no, ay maayos. Mas napaka-importante na, no, na matesting natin, kasi wala nang warranty yan guys pag nahinang na natin sa tubo. Kaya lagi natin tatandaan guys ay testingin muna natin yung motor. Ayan, tinisting na natin. At okay naman yung bomba. Yan, mahalaga din guys na palitan natin ng ano, filter dryer, kasi yan yung nagsasala ng mga moisture at ng mga dumi na papunta dun sa sistema. Napakahalaga ng filter yan. Napakahalaga ng papel ng filter na yan, kasi yan yung ano, yan yung nagsasala ng mga dumi. At anti-moisture din yan mga kaibigan. Ayan. Yan din natin ikakapit. At ihihinang natin yan ng acetylene. Iwi-welding natin mga kaibigan. Ayan. 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 Ingatan lang natin guys yung pag-welding, ano, kasi para hindi masyadong mainitan yung loob ng filter natin. Mas maganda lagyan natin ng, ano, ng basahan. Nabasa. Ayan guys. Inihanda na natin yung ano. Inilabas natin yung unit, no, para mas madali natin may kabit yung compressor dito sa ating condenser. Aside. So ipapasok na lang natin yan kapag okay na, kapag tapos nang ikabit yung compressor. Ayan, nahinang na natin yung filter, naikabit na natin sa tubo. So yung original kasi niyan, iba yung filter. Kaya ano, pinalitan na lang natin ang ganyan para mas maganda kasi yung mas malaki na filter na yan kesa dun sa mga tube na filter, kasi malakas ang bumba nitong pinalit natin compressor. Ayan. Yan, hinangin na natin guys para idugtong na dun sa mga tubo ng system. Ay, sigurado na natin guys na maganda yung pagkakahinang natin at walang leak. Ayan. Maganda yung pagkaka-welding natin ng ating pinagdugtungan. Ayan. Ayan mga kaibigan. Sa mga bagong nag-aaral pa lang, ano, yung yan, siguruduhin natin na ano, na maayos yung ating pagkaka-welding. At doon sa mga veterano naman diyan, so welcome na welcome po tayo magbigay ng kahit anong mga opinion dito sa ating ibaba, sa ating comment box, para makatulong na rin
sa ano, kasi hindi naman lahat natin mababanggit dito yung mga proseso ng pagpapalit ng compressor. So mahalaga na rin na makatulong din, mahinga ko din kayo ng konting tulong yung mga hindi ko pa na sabi at hindi ko pa na naibigay na ilang mga tips sa ating mga kapwa technician, lalong-lalong na doon sa mga baguhan pa lamang. Ayan guys, itong hinihilang natin ay bahagi ito ng discharge pipe ng ating system. Ayan, hinang na natin. So medyo mahirap-hirap itong mga posisyon na natin dito kasi maliit lang, mababa. Ayan, hindi naman natin maitaas kasi nakadugtong na tayo doon sa tubo sa ilalim. So yan na lang yung pinakamadaling paraan natin para ano, para mas madali yung ating pagdugtong ng mga tubo pag we-welding. Ayan. Maraming salamat nga pala guys sa mga ano, patuloy na mga kaibigan natin sumusuporta. Ayan, natapos na. So susunod naman ihihinang natin dyan yung suction, yung sa bahaging itaas. Ayan guys, natapos na, no? Na ito nililigtis na natin at wala namang leak. Yan, siguraduhin lang natin guys na walang leak yung ano, yung ating pagkaka-welding sa mga ano, sa mga koneksyon ng tubo ng copper. Ayan. Ayan, yan, naligtis na natin yan at wala namang leak. Ngayon, pagkatapos nito guys, i-ano na natin, ipapasok na natin, ipoposisyon na natin doon sa loob niyan, sa loob niyong sa ilalim na yan, para vacuumin naman natin. Ayan. Ayan guys, binabacuum na natin ano, yung ano, yung ating system para matanggal natin yung mga moisture sa loob ng system ng ating mga tubo kasi napaka-importante guys na mabacuum natin, matanggal natin yung mga moisture sa ilalim. Matanggal natin yung mga moisture doon sa loob mismo ng sistema ng ating chiller. Ayan. Ito guys ay ano, 1.5 horsepower nga pala yung compressor natin. Yan guys, ni-testing na natin ano. Yan, kinarga na natin ang preon. Ayan, kinarga na natin ang preon niyan. So ang lagi lang natin tatandaan guys, tumingin tayo sa level ano. Kung wala tayong timbangan, tingin tayo sa amperahe, sa gauge, para makargahan natin ng tama. Lagi nating babantayan yung amperahe ng compressor. Kung ilan yung capacity, kung ilan yung nasa label, dapat masunod natin. Depende na rin sa ano, depende na rin sa mga diskarte natin. Pero mas maganda sumunod tayo dun sa standard. Ayan, kinakargahan na natin yan guys. Hindi na lang nakita sa video yung ano, yung gas. Puro upor mga pala mga kaibigan yung ano, sa mga technician nating mga kaibigan sa mga baguhan pa lang dyan. Itong ating nga ginagawa ay ano, 404A yung gas. Ayan. Tingnan din natin guys yung mga pipe kung lumalamig ba kapag nagkakarga tayo. Yung filter, hipuin natin kung umiinit ba siya. Kasi guys, kapag walang init yan, so wala ding lamig. Yan yung principle ng refrigeration and air conditioning. Ayan. Yan guys, yan yung ating display chiller. Yan, yan, nasa 28 Celsius yung kanyang temperature. So, pababa na ito ng pababa. Ayan yung ating preon. Yan, 404A. Ayan, yan. Yan, nagano na lang tayo. Pinapababa na lang natin yung temperature dun sa loob. And guys, maraming salamat din sa patuloy na sumusuporta sa atin at nanonood natin mga video. At kung kayo may mga karagdagang comment, mga kaibigan, mga kapwa ko technician, so sobrang welcome na ano, na makapag-comment kayo dito sa ano,